po naging preparation ng ating medical mission? Talagang ika na, medyo matagal-tagal din yung aming preparation para dito kasi talagang napakalaki. Dahil hindi lang operation tuli, kundi meron din itong kasamang dental, libreng bunot, at meron din itong kasamang pedya consultation, senior consultation, at saka yung mga reading glass. So ang dami pa na nakapaloob sa medical mission natin ng instant ngayong araw lahat. At hindi po talaga biro ang magtipon po ng mga ganitong karaming doktor. Ang ating pong imbitadong doktor is nasa 27 po sila. Pero hindi po natin akalain na nasa 37 po na sila. Na dumating na galing Manila, galing Bulacan, at mga galing din po taga rito sa San Jose na andang sumuporta po sa atin po medical mission. So mga volunteers po. Yes po, mga volunteer po sila. Mga wala po silang bayad. Higa na talagang kusang loob po nila itong araw na ito. Kaya yun po na ika nga, medyo na ano po tayo kasi nahihiya dahil ika nga, syempre, pinagkaloob po nila yung servisyo nila. Kinakailangan naman po ay atin pong suklian kahit pa paano yung kanila pong mabutihan sa atin. Ayan. So sino-sino po ba, may mga kasamahan pa po ba tayo na nagsitulong para po may sakatuparan ng ating medical mission ngayong araw? Kasi tulad na banggit nyo, ang dami nakapaloob. Yes po. So parang ahirap gawin kung nag-iisa ka lamang. Yes po. Sa tulong po ng aking mga kasamang officers, San Jose Matikas Eagles Club, at officers din po ng San Jose Matikas Lady Eagles Club, at ang ating pong kasama rin Juan Cabatang Eagles Club. Kabataan. Okay. So, sa tulong po ng ating pong mga kasamahan, mga officers and president, naisa katuparan po natin ito. At babanggitin ko na rin po ang ating pong counterpart ng mga doktor. Ito po yung Beta Sigma Fraternity, Batangas Chapter. Sila po yung isa sa mga counterpart natin. Hindi po dahil po sa kanila, hindi po natin ito may isa katuparan. Yes. Kasi po, sila po yung fraternity po ng mga doktor na tumutulong po sa atin. At isa na rin po yung atin pong mga professionals. Ito pong Philippine Civil Engineers Association. Sila po yung isang grupo po sila ng mga civil engineers na sila rin po yung kaagapay natin sa proyektong ito na medical mission. Okay. So, wala anong oras pa po ba kayo dito? Kanina pa po kami mga 5 a.m. Yung preparation, 5 a.m. So, naririto yung mga, ang aga po ng ating po mga pasyente na talagang gusto po talaga magpatuli. Gusto po talaga nilang makamenos dahil siguro talagang ang 3,500 to 4,000 po kasi ang isang yung cost ng tuli. Kaya naintindihan po natin sa haba po ng pila kahit na po yung iba ay hindi po natawagan ay nagpupulsigi po silang pupila para po sila ay mapasama sa ating po mga bibigyan ng operation tuli. So as of now po, sa data po natin, mga ilan na po kaya nasa listahan ng mga magpapatuli? Sa ngayon po ay nasa 87 na mga bata na po yung ating natulian. 87? Pero yung natulian? Ating, yung natulian. Pero yung ating pong nakalista is 225 na mga bata. Wala pa po dyan yung mga waiting list po. Yung nagbabaka sakali po na kung sakasakali pong hindi po dumating yung iba, sila po yung matutulian. Okay. So ito po ba ay mula po sa bayan ng San Jose? Mga taga barangay San Jose? Oo, oh, karamihan San Jose ito? Karamihan na taga rito sa atin sa San Jose. At yung iba naman po yung ating mga karating bayan. Pumupunta rin. So tanggap naman welcome po. Welcome naman din po. Basta sila po ay nakatawag at nakapagbigay po ng kanilang mga details po. So hanggang mga anong oras po kaya pwede po pumunta yung ating mga kababayan? Oh, siguro po talagang inaano lang po namin yung matapos lang po namin yung master nasa master list po natin at kung sakasakali naman pong aabot pa yung mga waiting list edi ating pong pagbibigyan. Sa ngayon nga po ay naubos na po natin yung ating 5 boxes of dental lidocaine. Kaya po nagpapahabol po ulit tayo ng another 3 boxes kasi ang dami po nating mga doctors na dental doctors na nandito para tumulong at naubos po bigla yung ating pong lidocaine. Pero parating na rin naman po yung ating stock ng anesthesia. Ibig sabihin talagang dinumog. Ano po, yes, marami po. Talaga hindi po natin nakalain kasi siguro yun nga sabi po ng isa po nasa pila kanina eh magsatsaga na po kami rito pumila kaysa magbabayad po kami ng 1,000 per tooth.
Isang ngipin lang po is 1,000. So, naiintindihan naman po natin yung mga ating kababayan na hindi na naman din po ika nga nakaka... hindi po kaya magpa... So, sa ngayon po, mga ilang lista na po kaya? Sa ilang lista na po kaya yung sa ating dental? Okay. Ang dental po natin ay nasa 92. 92 na po yung ating dental and ang ating po mga nakalista is 200 din po yung ating 200. Slot. Oh, bago ito matapos. Yes po. Okay. Kaya po nakita natin kanina, bata't matanda nandito sa dental. Yes. Yung ating pong consultation, libre din po yung ating pong mga gamot dyan. Kaya talaga sila yung nagpo-posigit. Kaya nakita ko ako, after nila magpatuli, pag papunta sila ng exit, meron na pong gamot na naka-antabay. Meron. Okay. At ready po ang lahat. Nako, edi napakalaki po ng preparation na ating ginawa para po sa ating medical mission. May gusto po ba kayong pasalamatan? Papasalamatan ko po yung ating pong mga sponsors. Yan. Unang-una si ating pong yung ating Kuya Vice Mayor Noel Bertuccio. Mm-hmm. Walang sawang tumutulong po sa atin. Ang ating pong kura paroko si Father Bandi Santoso. Siya po ay isa na rin pong kuya. Kaya po, malaking bagay din po na talagang nagtulong-tulong po ang ating pong mga kapat, ang ating pong mga kuya, ang ating pong mga kasamahan sa Eagles. Sila rin po yung ating pong nakaagapay. At yung mga sponsors po natin from Ate Consi Ana Puti and Mayor Antonio Dimayuga from Mayor of San Pascual. So, Kuya Jomel Ilagan, sa mga marami pong mga sponsors niya. Hindi ko lang po talaga pasensya na kayo, hindi ko po kayo maisa-isa kasi nabablock po ako kasi sa dami po nang tumulong. Maraming maraming salamat po talaga sa Facebook po, sa page po ng ating pong Matikas ng San Jose Matikas Eagles Club. Iisa-isahin po natin doon lahat ang mga tumulong at nakiisa po dito po sa ating pong proyektong ito. Ayan, so sa lahat po ng mga nakakapanood sa atin, ano nga po pala ang Matikas Eagles Club o layunin ng ating ginagawa? Siyempre, unang-una po ang aming mong ang aming pong talagang pamantayan is brotherhood. Of course, brotherhood. Service, yes. Service sa ating mamamayan through strong brotherhood. Yun po, kinakailangan po kami po magbuklod-buklod ng at maparami po namin ang aming pong mga kapatiran para mas marami po pupunta kaming matulungan na ating pamamayan. President, sagarin ko na. Meron po po tayong mga naka-line up na community projects pa para po sa ating mga kababayan? Siguro po yung mga susunod po natin mga proyekto is yung upcoming po yung ating pong fun run. Mm-hmm. It is a fun run for a cause ulit. Palagi naman po tayo may mga ganitong mga aktividad na for a cause. Kagaya po nung nakaraan, for our dialysis patients na yung ating pong na-cater nung nabigyan po natin ng pagkakataon nung ating pong car show. So sa ngayon po, darating po siguro yung ating pong fun run for a cause. Ang beneficiary po naman ito yung mga leukemia, yung cancer patients po. So, antabayanan po ninyo yung aming pong mga upcoming activities. At ito naman po ay para po sa ating pong mga mamamayan na nanailangan. Okay, maraming salamat po. Hindi lang po ng bayan ng San Jose, pati po sa iba pong bayan. Ayan, sa buong probinsya ng Bataan. Yes.